Okay, magandang umaga sa inyo lahat. So ako po si Mr. Marion Linalde. So isang education student taking of Bachelor of Secondary Education major in Social Studies. So ngayon, gusto ko malaman yung itong project sa Filipino 201. So ito ang nagmula, magbigay ako ng pahayag kung paano namula ang modelo ng komunikasyon. So, ano naman ang mga modelo ng komunikasyon? So, ang modelo ng komunikasyon ay isang diagram o representation ng naghahalad sa ibang teorya higil sa pag-aaral ng komunikasyon. Ito naman, ang modelo ng komunikasyon ay nagpakita kung paano tayo nagbigay ng mga mensahe sa mga tao o paano natin magbigay ng tamang proseso ng pagkomunikasyon. So, ito naman ang nagsasabi na yung komunikasyon mo ay paano natin iperfecto o nagbigay ng pahayag ng mensahe. Example, yung ikaw nag pumunta ka sa ano, pumunta ka sa post office. So, yung post office ay ikaw nagbigay ka ng letter or nagbigay ka na sa post office letter, ikaw ang mensahero. Yung nasa post office, sila yung mga receiver. So paano natin ipahayag sa isang scholar kung ano ang modelo ng komunikasyon? So yung modelo ng komunikasyon ay isang napahayag ng isang scholar natin. Gusto kong ipaliwanag sa inyo kung paano natin i-buo kung yung mga proseso na nabula sa mga scholar. So ito naman ang pinili kong scholar, nagbigay ng inspirasyon kung paano nagbuo ang proseso ng komunikasyon. So ito yung si Shannon at si Weber. So Shannon at si Weber, may diagram ano si Shannon at si Weber kung paano na ibuo ang proseso ng pagbigay ng mga mensahe at pagbigay ng mga tamang pagbigay sa instrumento ng komunikasyon. So ito yung unang mga sources, ito yung mga sources na paano na si Shannon at si Weber, paano nila igawa kung paano natin gagawin ang pagproseso na magbigay ng komunikasyon. Yung una is information and source. So information and source, yung una, gumawa ka ng information. Kung hindi ka na magbigay ng information, so parang walang komunikasyon kung walang information. At next is transmitter, nagbigay ng encoding. Example, nagsusulat, gumawa ng sulat para ibigay sa mensahe. So yung mensahe ay isang encoder or messenger. So nagbigay silang mga line courses or mga nakaraan yung proseso kung paano natin ibuo ang mensahe. So next is signal. So ang next is signal. Ang signal ay nagbigay ng pugay, yung nagbigay ng kontribusyon kung paano natin ipasa yung komunikasyon or mensahe. At saka pareha yung sa channel. So next sa channel is receiver or decoder. So ito naman ang kuan, mula sa information at mula sa transmitter or encoder or ibigay sa signal at sa channel, ito namang receiver ay nagtanggap ng mga mensahe mula sa transmitter at sa encoder. So ito yung mga yung receiver ay ito ang mag-accept kung paano natin ibigay ang tunay na proseso sa mensahe. So next is destination. So ang destination, yung magtanggap. Example, yung sa post office, nagbigay ng information source. So nagbigay sila ng information source, pero naglagay sila magpasa sila ng encoder at saka i-check nila yung email
yung mga mail mo at sa mga messages mo kung tama ba or hindi. So, para mabigay sa destination. So, yung ilalim sa transmission ay noise source. So, yung mga oral communication at saka yung written communication, parang nagbigay sila ng ano halaga yung mga contribution. So, not oral ba or written communication kung gagawa ka ng mensahe para sa pinasa mong komunikasyon. So, ito yung nakita kong ano yung mga nagbigay ng inspirasyon kung si Shannon at si Weber. Ito yung perpekto na proseso kung paano natin ibigay ang tamang pagdaan sa komunikasyon. So, Shannon at si Weber, ito yung scholar na nagpakita na parang i-detail niya lahat ang mga paano natin ibuo ang mensahe, paano natin ibigay, kung saan natin ibigay yung mga mensahe, yung paano natin itama ang mga modelo ng komunikasyon. So ito yung pinili ko. Sana nakita ko ang lahat, nakikita ko ang lahat ng mga explanation dito kung paano si paano binuo ni Shannon at Weber ang kanyang pagproproseso ng uri ng model ng komunikasyon. At dito po sa lahat, at maraming salamat po sa inyo sa pagkinig. So good morning po sa inyong lahat, and thank you so much, and God bless you.